kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, pare-pareho yon may sablay. Ngayon, siyempre, wala ako sa posisyon para magsintensya sa inyo. Kaya ni-request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS, Internal Affairs Service. Ang mandato ng Internal Affairs Service, alam naman natin, di ba? Pag may sablay ang pulis, sila ang mag-iimbestiga. Pag nakita nila na talagang may probable cause, na talagang may mali, kayo ang nagre-recommenda para mabigyan ng administrative sanction, yes, o parusa. Di ba? Kaya kayo, ipagtitiwala ako sa IAS, kapatid. Yes, kami na, sir. Tukulin namin sa license yung complainant, sir. Imbestigan nyo. At, correct me if I'm wrong. Yes, sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya, yes, sir, hindi ground, yes, sir, para i-atras mo ang kaso, sir, administrative case, yes, against police. Tama ba ako? Yes, tama niyo, sir. Mm. Kahit may appeal namin ng assistance yung complainant, tuloy pa yung kaso. Ito naman, kapatid, kaya ako inaaksyonan para yung mali na ginagawa natin maitama. Kasi lumang estilo na yon na brusko ang pulis. Isa lang pinapakiusap ko sa inyo. Ito administrative case. Gusto lang nating itama. No? At kung magkaroon ng recommendation, may makita talaga ang IAS na may mali kayo, mapaparusahan kayo. Pinakamahina niyan, kung hindi ako nagkakamali, 2-month suspension. Yes, sir. Hmm. Sa 2-month suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos lagas sa inyong dalawa. Isang jeepney driver ang nagsumbong kay Congressman Busita dahil sa hindi pagkakaunawaan sa daan. At ang hindi alam ng driver na isa palang pulis na nakasibilyan ang kanyang nakasagutan, kaya hinuli siya at hindi man lang tinikitan, at kinukumpiska pa ang kanyang lisensya, kaya humingi na siya ng tulong kay Congressman Busita. Andito yung driver, deputy, pasok ka. Hali kayo. Upo tayo. Nagkausap na kayo, Dep? Yes, sir. Walang dagdag, walang bawas. Wala po. Maikling kwento, anong nangyari? Sige. Bago po ako, kaya po ako minto dun, sir, bago magkanto. Kasi pinagbigyan ko yung sa kaliwa para ko kakanan. Okay. Eh, habang nasa harap ko pa siya, yung pakanan, sabi niya, sir, sino? Baka pwede ito po si sir. Nakasibilyan po siya, nakasingle motor. Sabi niya, sir, baka pwede pong mabanti na po kayo. Sabi niya sa'yo. Sir, paano po ako banti? May sasakyan pa po sa harap ko. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, sir, baka pwede, ikaw na lang po mabanti, nakasingle motor na po kayo. Ah, ganun pala, sige. Mabanti po siya. Pagdating ko po sa stoplight, sa harap po ng station, pinaharang po ako doon sa dalawang enforcer. Anong sabi ng enforcer? Sabi ng enforcer, sir, pinahold po kayo ni ito ni sir. Sir, bakit po sir, ano pong violation ko? Ay, hindi ko po alam, sir, kasi pinahold lang po kayo ni sir. Hindi ko pa kilala niyo, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Hindi ko po kilala. So, tapos? Tapos, maya-maya, pumasok na sa station, tumakbo po siya pa loob. Tapos lumabas po si sir. Kinuha po yung lisensya ko. Eh, binigay ko na po. Hindi pala enforcer ang kumuha ng lisensya? Hindi po, sir. Po. Tapos, binigay ko po. Pagbigay ko po sa kanya, sabi niya, bumaba ka, mag-usap kayo sa loob. Sabi ng enforcer, mabanti ka, tumabi ka doon, tabi mo yung jeep mo. Tapos pumasok ka doon kasi usap kayo sa loob. May pasahero ka ba noon time na yun? Meron po, sir. Mga ilan? Siguro mga 10 man, sir. O, anong nangyayari sa pasahero? Yung si babaan po, nagalit po, nagreklamo yung isang babae. Ba't yung pagharangan niya ni naghanap buhay lang yung tao, lang ang babanggain yun sa harap niya. O, sige. Nung time na yon, totoo, naka-civilian ka? Anong parang nakikita mong hindi totoo sa sinasabi niya? Doon sa pangyayari doon sa kanto? Tapos, sir. Bali, ang ano lang doon, sir, yung SUV, sir, na puti, na pumasok, sir, doon, nasa likod niya. Bali, nagpupusinahan, sir, nasa likod. Ngayon, sir, si SUV, inner ring, sir, medo, papasok, sir, ng tango, sir, ng PC, sir. Bali, sir, nagpupusinahan, sir, nasa likod. Kaya ako, sir, nakamotor.
Inano ko lang, sir, kasi first nga rin, sir, tinapatan ko, sir, siya. Sabi ko, boss, baka pwedeng i-abante mo doon sa unahan. Kasi, sir, malawag naman, sir, may harap, sir. So, ang ibig mo sabihin, obstruction siya? Opo, sir. Tapos, pumunta ka doon sa may checkpoint. Opo, sir, sir. In other words, nag-advance ka. Opo, sir. Tama. Sino nakausap mo? Police o enforcer? Pwede sir, tinawag ko sir yung enforcer sir. Okay. Ngayon, anong sir, instruction mo sa enforcer? Tinuro ko sir yung jeep na sabi ko, pahol. Ngayon sir, kung nandun na, ayaw naman sir, ipigay ni sir yung license niya sa enforcer. Kaya sir, pumasok mo sir, sir yung PC niya sir. Hindi pwedeng mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksihan. Hindi rin siya pwedeng mag-ticket. Klaro yon. Kapatid, anong nagtulak sa'yo at kinumpiskan mo siya ng lisensya? Bali ang nangyari po, yung dalawang enforcer, bali hindi niya binigay po. Ngayon yung dalawang kong kasama, lumapit rin. Bali hindi lang po yung polis na lumapit sa kanya. So, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya doon sa dalawang traffic enforcer? Bali humingi lang po ng assistance sa akin. Hiningi mo yung lisensya niya? Hiningi na po yung dalawang kong kasama, sir. O, bali, sige. Hindi lang po ako yung lumapit na... O, sige. Ibinigay niya doon sa police. Sabi ko, pinag-iusapan mo dyan, ibigay mo na para doon na kayo mag-usap sa loob. O sige, kanino mo inabot ang lisensya? Sir, inabot niya. Kapatid, pakiusap ha. Ito public service. Ulitin ko, kanino mo inabot ang lisensya? 100% po kay sir. O bakit sinasabi mo yung dalawang police ang nag-receive ng lisensya? Wala pong sinabi ni receive. May una na... Dalawang... Ulitin ko, sino ang pinag-abutan niya ng lisensya? Ikaw o ibang pulis? Ako po, sir. Period. Pagkatanggap mo nung lisensya niya, anong ginawa mo? Inabot ko po kay Arman. Sino Arman? Yung pulis po na unang lumabig sa kanya. Inabot mo. Inabot tapos, po, senior ka kay Arman. Ako, sir. Kasi siya po yung desk officer. Anong ginawa ni Arman? Siya na po yung nag-ticket siguro, sir. Imagine, inabot mo yung lisensya niya. Ang sayo siguro. Tinigitan ka, hindi? Hindi po. Nasa, anong pilyado ni sa pagkakaalam mo, ano pang nangyari? Sige. Nung ano po, nung binigay ko na po sa kanya, kasi... Kanino? Kay po, naiwan lang po ako sa harap. Sa, kasi mayroon po kaming standby point po sa harap. Hindi, kasi may itinuturo ka pang iba eh. Ikakat ko doon. Sa pagkakaalam mo, pagkalipas noon, nasaan yung lisensya? Kay Sir po. Kay sa kanya po inabot. Nasaan ang lisensya ni driver? Sir, dala po sir namin. Nino? Dala po sir namin, nandito po sir. Huwag yung isang lisensya lang, alangan, uusungin ninyo. Nandito po sir, sarap sir. Makasama mo lang sir. Public service lang to. Hindi ito trabaho ng congressman. Kailan mo nahawakan yung lisensya na yan? Hindi kanina sabi po kung sa dito. Kanino mo natanggap yung lisensya? Kay sa... Kay sa... Kasi gawa po sir ng maghahanap nga sir. Kasi ang... Oh, kapatid na iyas. Tatlo na ang imbestigan mo ha. Yes, sir. Hindi nagustuhan ni Congressman Busita ang ginawa ng dalawang pulis. Ika nga ni Congressman Busita na hindi pwedeng asal brusko ang mga pulis. Kaya nadadamay ang matitinong pulis dahil sa iilan lang pulis na sumisira sa organisasyon. Ako naman, hindi na ako pulis. Hindi naman to trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang yung advocacy ko. Para baka maligaw kayo ng kaisipan, hindi ito trabaho ng congressman. At advocacy lamang itong ginagawa ko. Okay? Kaya tinitingnan ko, ako naman 100%, titiyakin ko, brother, fair ako. Kaya ni-request ko yung attention ni Deputy at ni Colonel Salibio ng IAS para medyo may idea ka na ano yes, pa yung nangyari. Una, brothers, i-assume natin talagang may traffic violation. Hindi ko natatanungin kung saan ba nangyari. I-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pag-compiska ng police natin na hindi nag-issue ng ticket at ibinasi lamang sa kwento
eh hindi acceptable yun. Granting, ipagpalagay, may traffic violation siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na pulis. Kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, pare-pareho yun may sablay. Ngayon, siyempre, wala ako sa position para magsintensya sa inyo. Kaya ni-request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS, Internal Affairs Service. Ang mandato ng Internal Affairs Service, alam naman natin, di ba? Pag may sablay ang pulis, sila ang mag-imbestiga. Pag nakita nila na talagang may probable cause, na talagang may mali, kayo ang nagre-recommenda para mabigyan ng administrative sanction. Yes, sir. O parusa. Di ba? Kaya kayo, ipagtitiwala ako sa IAS, kapatid. Kamu na, sir. Ipunin namin sa license yung complainant, sir. Imbestigan nyo. At, correct me if I'm wrong. Yes, sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya, yes, sir. Hindi ground, yes, sir, para i-atras mo ang kaso, sir, administrative case, sir. Case, yes, against police. Tama ba ako? Yes, tama niya, sir. Mm. Kahit may appeal namin ng assistance yung complainant, tuloy pa rin ang kaso, sir. Ito naman, kapatid, kaya ako inaaksyonan para yung mali na ginagawa natin maitama. Kasi lumang estilo na yon na brusko ang pulis. Isa lang pinapakiusap ko sa inyo. Ito administrative case. Gusto lang nating itama. No? At kung magkaroon ng recommendation, may makita talaga ang IAS na may mali kayo, mapaparusahan kayo. Pinakamahina niyan, kung hindi ako nagkakamali, 2-month suspension. Yes, sir. Hmm. Sa 2-month suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos lagas sa inyong dalawa. Ako, dati ring pulis, nagka-problema na rin ako, kaya lang absulto, dahil siyempre, sometimes hindi naiwasan yung complaints eh. Yes. Eh dapat marunong tayong tumanggap ng mali. Mabuti na yung ngayon pa lang yung mali na ikukorek na. Para wag na ninyo maulit at wag nang gagayahin ng iba. Kasi kung may traffic violation siya, alam mo bang pwede mong gawin bilang pulis? Wala kang panikit eh, ano? Meron po, sir. Nasaan? Bale, hindi ko, sir, pwedeng tikita sa mga civilians na ako, sir. Deputized ka ba, di ba? Ganito na lang sanang ginawa mo. Pinicturan mo, nag-video ka. Tapos ni-report mo sa LTO. Para mag-i-issue ng show cause order ang LTO, ano? Yes, sir. I-imbestigahan. Pag na-imbestigahan, nakita ng LTO, may pagkakasala siya sa batas trapiko, LTO ang kakastigo sa kanya. Hindi kayo. Hmm. Yes. Pinapareview ko sa rin CCTV, sir. Kapatid, huwag ka nang humirit. Sinasabi ko nga, ipagpalagay may violation siya, mali yung ginawa ninyo. Kinumpiskahan ninyo ng lisensya, hindi ninyo inisyuhan ng ticket. At kahit naman inisyuhan ng ticket, hindi pa rin. Why? Hindi naman nila nasaksihan yung traffic violation. Kaya nga sa ganun sitwasyon, eh, ang gusto ninyo, totoong public service, binidyo mo, pinictura mo, sulat ka sa LTO. Tapos, ang gagawin ng LTO, iimbitahan siya. Pag inimbitahan siya, makikita ng LTO, iyo, may paglabag ka nga. Ikaw ay papatawa naman ng ganitong parusa. Mm-mm. So, going back, iimbestigahan kayo ng IAS. Bibigay ka ng statement, walang dagdag, walang bawas, simple lang. Kaya nangangamoy suspended itong dalawang pulis dahil sa hindi makatarong ang pagkumpiska ng lisensya doon sa kawawang jeepney driver. Mabuti na lang at andito si Congressman Busita na ngayon tumatakbong senator na handang tumulong sa mga naaaping mamamayan. Pag kayo ay naparusahan, tanggapin ninyo. Ang intention lang natin, Dep, brother, yes, sir. Eh, sa panahon natin, may correct na. Kasi ang sama ng impresyon ng
publiko sa pulis, brusko, mayabang, abusado. Kaya itinatag ang IAS para i-address yung ganitong problema. Friendly warning ha. Huwag niyong pe-personalin to ha. Kasi pag pe-personal ninyo, hindi ibig sabihin na nananakot ako. Lalaki ang problema natin. May pamilya ka. Ilan anak mo? Wala pa siya. Sige, ikaw kapatid. Ilan anak mo? Oh. So, pakiusap, huwag ninyong pe-personalin. Ano ba naman ang laban nitong driver na to? Ay kayo, parehong pulis. Kung ano man maging resulta, tanggapin natin. Ang importante, matuto tayo. Huwag nang maulit at huwag tayong gayahan ng iba. Ulitin ko ha, kahit may violation siya, may mali kayo. Kinumpis ka ninyo ang lisensya. Nasaan ang lisensya niya? Nasaan? Kapatid. Kailan mo na receive yan? Hindi na lang po sa kamate. Kanino mo na receive? Kay Sergeant. Ipinasa kay sa'yo. Ano yan? Pa, kay Sergeant mo nakuha. Apo sa kasi dadal niya sir namin dito para sa mental number sir sa driver. Kanina mo lang nakuha ito? Kanina ko lang sa pinuha sir. Ibabalik ko ito kasi illegal yung pagkakumpiska ninyo. Dep, witness kayo. No? Salamat po, sir. May gusto kang sabihin? Ako naman, sir. Wala naman, sir, akong sama na loob, sir, sa ibang tao, sir. Ang sa akin lang, sir, yung may ayos lang, sir. May tabi pa ayos lang, sir. Yun lang, sir. Ay, alam mo, ang ganda ng intention eh. Ano? Ano? Ang ganda ng intention mo, ang problema, mali ang ginawa mo. Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. At sinasabi ko nga, sa harap ni Deputy at ni Colonel Saribio, ipagpalagay, may violation siya, may nasabi siyang masama, hindi yon katwiran para gagawa din kayo ng mali at hindi naaayon sa batas. Deputy, baka naman ako eh masyadong, baka nagiging bias ako. May tatanong lang ako sa yung isa. Ipagpalagay na mali siya, may nasabi siyang mali. Tama ba na kumpiskahan ng lisensya na hindi nag-issue man lang ng ticket o hindi man lang na-imbestigan? Sa palagay mo lang, without bias, mga bata mo ito eh. Yes, sir, dapat na-issue sa ticket. Hindi, ibig sabihin nagkamali siya, gagawin din ninyo ang mali. Kasi brothers, public servants tayo eh. Huwag nating i-shortcut, kaya nga nagkakaproblema eh. Colonel Saribio, ipagpalagay mali siya. O may nasabi siyang mali? Tama bang kumpiska ng lisensya na hindi nag-issue ng ticket? Una-una sir, during the time pala na sinita siya sir at sinasabi meron siyang violation, dapat indicate na sir. At doon nga, gaya na sinabi ng ating deputy sir, kung ginawa ng mga polis natin, magkukilumpiska mo ang lisensya, tikita mo dapat. At ngayon sir, sabi nga nila, alam po, kasi sir, bago tayo magharap sir, kinausap ko na rin sila. Ang sinasabi nila, meron silang ginawa ticket na ordinansa. At yung time na kinuha nila yung lisensya, binabalik sa kanya, kinitikitan siya, is niya tinanggap yung ticket, tama ba? Hindi, ano sir, kinuha lang sir yung name ko sir, pero hindi niya sir yung ano yung lesson sir. Kasi kinuha lang sir yung name ko sir. Alam mo, hindi ako kahapon pinanganak eh. Loud and clear kasi. Yung kwento-kwento na inisyo ng ticket, hindi ano yun eh. Hindi, kumbaga pag inaral mo lahat ng pangyayari, Colonel Saribio. Yes, alibay na lang yun eh. Yes, alibay. At saka kung sasabihin yung bini-issue ng ticket dun sa checkpoint, mali na yun eh. Kasi dito nangyari sa sinasabing nasita eh. Yes, sir. Umupante pa sir, lumayog. At kung deputize ka ng local na pamahalaan, may paniket ka, police ka pa rin. Naka-civilian ka nga lang. Oh. Pero dahil nakikita mong may violation siya, isa mong ticket. Ilagay mong violation. Deputize ka eh. O tapos, pag nag-contest, o di i-decision ng board o ng police o ng concerned party sa lokal na pamahalaan. Anyway, na natin pahabain. So, dapat maging lesson ito sa atin.
Ikaw kapatid, anong parang may gusto kang sabihin? Ang nagbigay ng kapangyarihan sa LTO na mag-issue ng lisensya ay batas. At batas din yung naging authority para siya ibigyan ng lisensya. Kaya kahit sino sa atin dito, hindi pwedeng mag-kumpiska ng lisensya sa sino mang motorista kung hindi naayon sa batas. At aayon lamang ito sa batas kung mag-i-issue tayo ng corresponding ticket. Okay? Yes, bahala ka na dito. Yes, sir. Ang gagawin na lang namin, sir. Kung okay kay Kuya, sir, kukunan namin siya ng salaysay. Bigyan niya sa amin yung kanyang pangalan, address, tapos cellphone number. Kung available ka, sir, kung okay lang sa'yo, kung pwede ka ngayong araw, or kung okay, Sabado ngayon, Lunes, sa opisina yes, namin, para kunan ng salaysay. Yes ka rin, brother. Ito, yes, sir, si ano sa aming bisita ito? Si... Magaling to, eh. Yes, sir. Marami ng kaso sa hinawa ka, sir. Ilan ang police na in-endorse ko sa'yo? Noong time ko, sir, siguro, sir, mga 6 na yata, ano, sir. Oh, di ba? Yes, sir. Oh, pang ilan to? Ngayon, sir, eh. Padalo pa lang ngayon taon, sir. Ngayon. Dalo pa pala sa ngayon taon. Tanggapin nyo na nagkamali kayo. Wala naman perfectong tao. Di ba? Sakita na kasama, brother. Parang familiar ka sa akin. Sana po galing sa NCR. Parang nag-lecture kayo sa ako sa... Nag-NCR ka ba? Saan? Bihutan po sa Amerika. Ah, galing. Nag-Northern ka. Taga saan ka? Taga rito. Katundo po natin. Ah, ba't nandito ka? Aglipat po kami rito sa Amerika. Kayo ba yung aglipat? Yung local station. Alam mo yung aglipat? Localization. Ha? Localization. Pero alam mo yung aglipat? Yun yung mga pulis na nalipat noong panahon ni General Aglipay. Kaya Aglipat Group. So ang pamilya mo nasa NCR? Nandito na po, sir, yung pamilya mo. O sige, saan mo gustong ma-assign? Sa NCR o dito? Ang masaya ka na dito? Mas masarap ang buhay sa probinsya, ano? O, tingin ko naman sa'yo, nakangiti kayo. Ang misis mo, kabitay niya? Ikaw, probinsya mo? Bali, Nuevo Ecija ho kami, pero Manila talaga ako lumaki. Manila boy. Ibang buhay sa Manila, ano? O, diba? Yung sistema sa Manila, huwag niyong dadalhin dito, ha? No? Alam mo naman yun, eh. Hindi ko na i-detalye, ano? O, ikaw, first time mo ma-assign dito? Dito na po. Alam nyo, kitang-kita sa mukha nyo, mababait kayong pulis eh. Kaya lang, sometimes, ano, kahit mabait ka, sumablay ka, sorry ka. Administrative case naman ito. Ako, hingi ako ng paumanhin sa inyo kasi aktibo kong binabantayan ang mga motorista. Isa lang naman ang gusto natin eh. Colonel Saribio, yung may... Hindi ko kayo, paglilinaw ha, hindi ko kayo binabawalang manghuli at magkastigo ng motorista ha. At sasabihin ko sa inyo, kahit kamag-anak ko, kaibigan ko, basta may mali, tuluyan ninyo. Ha? Ang gusto lang kasi natin, magkaroon ng pagbabago, gumanda ang pagtingin ng publiko sa kapulisan. Huwag na kayo malungkot, at least hindi naman ito drug-related case. Tama, sir. No? Kasi pag drug, natawa si deputy. Kapag drug-related case, hindi tayo dito mag-uusap. Doon tayo sa Kongreso. At pag yun na-establish na guilty kayo, dismissed from the service. Mm-mm. Kaya huwag na kayong malungkot. Ha? Kaya maraming salamat sa iyo, Congressman Busita, sa tulong mo sa aming mga mahihirap na walang kakayahang ipaglaban ang aming karapatan. At sana hindi ka mapagod sa pagtulong sa aming mga mahihirap. Ha? Kung ano man ang kakahinat na ng investigation ni Colonel Salibio. Alamin pa naman natin sa inyo, kung detalye naman sa inyo. Importante ay ma-address natin. And one thing for sure, darating din ang araw, magre-retiro din kayo. Para pag nag-retiro din kayo, yung inyong kapamilya hindi na mabibiktima ng maling practice ng ibang pulis. Ayos ba? O, kamayan mo. Walang persona lang. Wala na, sir. Kamayan, sir. Tumay ko. Kaliwa na lang, sir. Bakit hindi ka na kayo pagkamay? Hindi, sir. Kaliwa, sir. Maga, sir. Maga? Eh,
tama yung kanan para makaganti ka, pisilin mo. Kaliwa na lang siya. Pare-pareho tayong Pilipino, wala tayong ibang intention dito kundi yung mali may tama. Nung mga nagdaang taon na kayo maliliit pa, ang tingin ng publiko sa pulis, iba, ngitian lang. Tinatawag, nadinig mo ba yung dati ang tawag sa mga kapitan, tinyente, pare, tinyente, kapi ka muna. Dati ganun. Ibabalik natin. At kayo naman, hindi ko naman sinisisi kasi nga, lahat naman tayo nagkakamali. Kami, ni Major Lacastet, ni Colonel Salibio, hindi kami pwedeng magyabang na, oy, mas matikas kami sa inyo. Kasi tayo, lahat nagkakamali. Tanggapin natin yun. Okay? Partner, salamat. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutang iboto pagka senator si Congressman Busita at ang One Rider Party List sa Kongreso.